Nasaan pong pasyente dito? Takang tanong ni Nathaniel sa nurse dahil wala na si Crystal sa ward nito. Wala din silang alam. Tara na! May nangyari ba? Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat! Ang 13th kabanata. Crystal! Pagising ni Natalia sa dalaga. Ngunit wala itong malay, kaya kaagad na dinala ni Natalia ang dalaga sa ward nito. Nag-aalala si Natalia para sa dalaga, ngunit hindi pa din maalis sa kanyang puso ang katotohanan na pinagtaksilan siya nito. Nang maidala na sa sariling ward si Crystal, ay kinausap ng doktor si Natalia. Miss Natalia, I'm sorry. Pero sa ngayon, hindi pa po maganda ang kalagayan ng pasyente dahil sa trauma tinanas nito. At kailangan magamot ito at makapagpahinga dahil iyon ang kailangan ng isang taong dumadaan sa depresyon. Paliwanag ng doktor kay Natalia. Bagamat gustong gusto na ni Natalia na malaman ang katotohanan kung ano nga ba ang nalalaman ni Crystal, ngunit nanguna ang awa sa puso ng dalaga. Okay, let me know kung may kailangan for her para lang maging maayos na ang kanyang kalagayan. I am looking forward for her fast recovery. Tura ni Natalia at napasulyap na lamang sa walang malay na si Crystal. Makakaasa ka po. Uwi ka ng doktor at agad na umalis si Natalia. Dahil sa pagkaawa kay Crystal at nais ni Natalia na mapangalagaan ang dating kaibigan, ay pinaghigpitan nito ang seguridad ng dalaga at minabuti na huwag na munang tumanggap ng bisita, kahit na mismong pamilya nito. Matapos na dalawin si Crystal, kaagad na dumiretso sa ward ni Nathaniel si Natalia at naabutan ito na mahimbing na natutulog. Napangiti si Natalia at hinawakan ang kamay ng binata. Nagmulat si Nathaniel at umiti kay Natalia. Kamusta si Crystal? Pagtatanong ni Nathaniel sa dalaga. Tulad pa din ng nakaraan, wala pa ding malay si Crystal. At sa tuwing gumigising ito ay nagwawala ito na para bang takot na takot. Pakiramdam ko may nangyari kay Crystal kaya siya nagkakaganan eh. Wala ka ba talagang matandaan o kaya naman hindi mo ba nakita kung sinong bumaril sa'yo? Pagtura ni Natalia. Wala eh. Saka nakatalikod ako nun. Sana nga may nakita na lang ako para may lead tayo at may alam sa tunay na naganap. Tura ni Nathaniel at bahagyang nalungkot. Marahang hinaplos ni Natalia ang kamay ni Nathaniel at hinalikan niyon. Wala kang kasalanan sa mga naganap. Huwag mong isipin ang mga bagay na yon. Biktima ka lang din dito. Ang pinakamahalaga ay maayos ng kalagayan mo. At ligtas ka. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Bawat nangyayari ay plano ng Diyos kaya naniniwala ako na darating ang araw na pagbabayaran din ang salari na yon ang lahat ng kasalanan na ginawa niya. Wika ni Natalia at umiti sa binata. Itinoon na lamang ni Natalia ang kanyang isipan sa binatang si Nathaniel at inalagaan ito ng buong puso. Pinabayaan niya na muna si Crystal upang makarecover ito. Makalipas ang isang linggo, tuluyan ang gumaling si Nathaniel. Gawa na din sa ginawa ni Natalia na pag-aaruga sa binata. Pwede ka na makalabas, Mr. Nathaniel. Kailangan lang parating tingnan ng iyong sugat at palaging linisan upang hindi magka-infeksyon. Tura ng doktor sa dalawa. Tumango naman ang dalawa at nagpasalamat si Natalia. Nasa wakas ay malayo na sa peligro ang kanyang mahal na si Nathaniel. Mabuti na lang at magaling ka na. Tura ni Natalia at inayos ang kanilang mga gamit. Siyempre, ang galing ba naman ng nurse ko eh. Sweet, caring, mapagmahal. Sino hindi gagaling sa gamot na kisspirin at hugpirin? Siyempre kapag ganun ang gamot, gagaling ka agad ang pasyente. Nakangiting tura ni Nathaniel at nabala naman ang pisngi ni Natalia. Ikaw talaga puro kakalokohan. Puna ng dalaga kay Nathaniel. Sus, totoo naman ah. Ano, uuwi na ba tayo? Tanong ni Nathaniel.
Daan muna tayo kay Crystal. Tura ni Natalia at tumawo naman si Nathaniel. Matapos na maayos ang kanilang mga gamit, ay dumiretso sa ward ni Crystal ang dalawa. Nasaan po ang pasyente dito? Takang tanong ni Nathaniel sa nurse dahil wala na si Crystal sa ward nito. Kaagad na tinawagan ni Natalia ang mga tauhan niya, ngunit sinambit lamang ng mga ito na wala na si Crystal nang dumating sila. Wala din silang alam. Tara na! Tura ni Natalia at kaagad na hinila paalis doon si Nathaniel. May nangyari ba? Takang tanong ni Nathaniel. Nakakapagtaka lang kung bakit biglang nawala si Crystal. Sabi ng mga tauhan ko ay wala na daw si Crystal nang dumating sila. E saan kaya siya nagpunta? Nagtatakang tura ni Natalia. Nakakapagtaka naman na bigla-bigla na lang siyang nawawala. Uwi ka ni Nathaniel at maging ito ay nagtataka na sa mga naganap. Napaisip ang dalawa, ngunit kalaunan ay hinayaan na lamang nilang patungkol sa pagkawala ni Crystal. Ilang araw ang lumipas, isang balita ang mas ikinapangamba ni Natalia. Totoo ba to? Ang dating asawa ni Daddy patay na? Gulantang na tanong ni Natalia at napatulala sa isang balita sa telebisyon. Anong nangyari? Takang tanong ni Nathaniel. Nakita na lang daw na wala ng buhay sa tulay. At wala namang daw foul play na nangyari. Sabi sa imbestigasyon, nagpakamatay daw ang biktima. Wika ni Natalia at ipinakita ang balita kay Nathaniel. Nagpakamatay? Bigla na wala si Crystal. Tapos ngayon patay na ang madrasta mo? Coincidence lang ba ang lahat o sadyang may nagplano ng mga ito? Naguguluhan na wika ni Nathaniel. Napagtanto ni Natalia na tama ang tinuran ng binata at meron itong punto sa mga sinasabi at napuna. Pakiramdam ni Natalia ay may mali talaga sa mga nangyayari na mas lalong ikinakaba ni Natalia. Nangangamba ito sa seguridad ng kanyang mga anak at maging sa sariling kaligtasan. Lalo na kay Nathaniel na muntik na itong mamatay. Pakiwari ni Natalia ay may taong nasa likod ng mga nangyayari at lahat ng mga nagaganap ay iisa lamang ang may gawa. Ayaw man ni Natalia na pag-isipan ng masama si Dominic, ngunit ito lamang ang alam niya na gagawa ng ganoong kahindik-hindik na plano. Bumalik na lang kaya tayo sa Japan o kaya sa Amerika. Natatakot na ako sa mga nagaganap at nangyayari. Pakiramdam ko nasa paligid lang natin ang panganib at nangangamba ako sa kaligtasan ng mga anak natin, sa siguridad ng ating pamilya. Turan ni Natalia at mababahid sa boses nito ang takot at pangamba. Siguro tama ka. Mas mahalagang kaligtasan ng mga bata at kaligtasan natin. Kaya sige, bukas na bukas din babalik tayo sa Amerika para kahit papaano ay makampante tayo. Wika naman ni Nathaniel at kaagad na niyakap ang dalaga. Kapwa nangangamba ang dalawa sa kanilang kaligtasan at pakiramdam nila ay anumang oras ay darating ang kapahamakan. Nagpasya ang mga ito na bumalik sa Amerika. Bagamat naguguluhan ang mga bata sa palipat-lipat ng tirahan, kalaunan ay naunawaan naman ang mga ito ang sitwasyon. Hindi man sinambit ng dalawa ang tunay na dahilan, ipaniliwanag nila ng maigi ang sitwasyon sa mga bata. Nagsimula muli ng bagong buhay sila Nathaniel sa Amerika at mas pinili na mamuhay na lamang sa kasalukuyan. Wala nang naging balita pa si Natalia sa dating kasintahan na si Dominic, maging sa dating kaibigan na si Crystal. Iniisip ni Natalia na mas mainam na lamang ang ganoon upang maiwasan ang kaba sa kanyang dibdib. Namuhay ng masaya ang mga ito at walang pangamba na nararamdaman. Mommy, I have a medal! Masaya ang tura ni Mila. Really? How did you get that? Pagtatanong ni Natalia at masaya sa mga anak dahil mabilis na nakibagay ang mga ito. I won a first place, Mommy! Wika ni Mila at masayang masaya na ipinakita ang medalya sa ina. Wow! Ang galing naman ng baby girl namin! Puri ni Nathaniel sa anak. Daddy, saan po kayo galing ni Mira? Tanong ni Mila.
Alam na ng mga bata ang tunay nilang ama ay si Nathaniel. Bagamat noong una ay nagugulahan ng mga ito at napakaraming katanungan, kalaunan ay naintindihan nila ang tunay na nangyari. "Ang lumabas lang kami. We have a present for you." Masayang wika ni Nathaniel. "For what, Daddy?" Pagtatakang tanong ng batang si Mila. "Nasabi na sa akin ni Mila na nanalo ka sa competition na sinalihan mo. So we bought a present for you as a congratulatory gift." Masayang sagot ni Nathaniel. "Wow, thank you, Daddy." Masayang wika ni Mila. "Open it. I know you'll like it." Nakangiting wika ni Mila sa kanyang kakambal. Binuksan naman iyon ni Mila at nakita ang isang jewelry. "Wow! This is the necklace that I want! Thank you, Daddy!" Masayang wika ni Mila at yumakap kay Nathaniel. "You're always welcome, honey," wika ni Nathaniel. "Pero Daddy, paano po si Mira? Wala po ba siyang gift from you? She's also in the top of our class," turan ni Mila. "Siyempre meron. Look at my earrings." Masayang wika ni Mira. "OMG! Turn us a necklace ko!" Masayang wika ni Mila at lumapit sa kanyang kakambal. "Siyempre, we're twins!" Masayang wika ni Mira at yumakap sa kanyang kakambal na si Mila. Lumaki na close ang dalawa sa isa't isa at nagmamahalan. Itinuro sa kanila ni Natalia na wala silang ibang magiging sandigan kundi ang isa't isa. At sa oras ng kagibitan at pangangailangan, ang isa't isa lamang ang kanilang makakatuwang, lalo na't mulat ang mga ito sa katotohanan na hindi habang buhay ay kasama nilang ama at ina na dadating ang oras na kailangan na nilang tumayo sa kanilang mga paa. Masayang dalawa na makitang magkasundo ang kanilang kambal na anak at malaki ang pasasalamat ni Nathaniel na lumaki ang kanilang mga anak na mabubuti at higit sa lahat ay marunong umunawa sa bawat nangyayari. Kapwa matalino ang mga ito na minana sa kanilang mga magulang. "Let's just celebrate at the park, is that cool?" Masayang suwestiyon ni Natalia sa mga ito. "That's a great idea, Mommy!" Masayang pagsang-ayon naman ni Mila. "I agree!" Masayang wika ni Mira at excited na umakyat sa kanilang silid upang kumuha ng kanilang jacket. "Ang bilis ng panahon, ano? Kailan lang hirap na hirap si Mila sa kanyang sakit? Ngayon ang sigla-sigla niya na. Lumalaki sila na matatag kagaya mo." Nakangiting turan ni Nathaniel kay Natalia. "Minana nila yun sa atin. Mas matatag ka kaysa sa akin. Hamakin mo, nalabanan mo si kamatayan." Pabirong wika ni Natalia. "Really, ha? Sa bagay, pareho nila yun na mana sa atin. Kasi pinahuhugutan natin ang kalakasan ng isa't isa." Wika ni Nathaniel at lumiti. "I'm ready!" Masayang tara ni Mira at nagmamadaling kumapit sa kamay ng kanyang amang si Nathaniel. "Me too!" Singit naman ni Mila at humawak sa kamay ng kanyang ina na si Natalia. Si Mila ay mas malapit sa kanyang ina na si Natalia, pero malapit din ito sa ama. Yan nga lang ay parati itong sumasama sa kanyang ina. Nataliwas naman sa kakambal nitong si Mira na mas malapit naman sa amang si Nathaniel. At ito din ang madalas na kasama ng binata. Matapos na maghanda, ay naglakad lamang ang pamilya patungo sa parke dahil malapit lamang iyon sa kanilang tahanan. Labis ang saya ng mga bata dahil kumpleto ang kanilang pamilya. Nag-enjoy ang pamilya at kumuha ng iba't ibang litrato sa bawat bahagi ng parke. Nang makaramdam ng pagod, ay naglatag ang pamilya ng isang banig sa isang grass at doon ay naupo at magpahinga. Habang nagpapahinga ang mga ito at kumakain, isang pamilyar na dalaga ang lumapit sa kinaroroon na nila Natalia. "Natalia?" Tawag nito sa dalaga. Kaagad na napaangat ng tingin si Natalia at namilog ang mga mata. "Crystal?" Gulantang nabanggit ni Natalia sa pangalan ng dalaga. Tila ba nakakita ng multo ang mga ito dahil sa gulat. "Can we talk?" Turan ni Crystal at tumango naman si Nathaniel at inilayo panandalian ang mga bata at iniwan ang dalawa upang makapag-usap.
Kamusta ka na? Anong nangyari sa'yo? Akala ko kung ano na nangyari sa'yo dahil bigla ka na lang nawala. Akala namin na pahamak ka na kagaya ng dating asawa ni Daddy. Turan ni Natalia. Ngumiti naman si Crystal at saka nagturan. Nakilala ko sa hospital ang tunay kong ina. Niyaya niya ako na magpunta dito sa Amerika para magbagong buhay. At dahil sa trauma, naisip ko na takbuhan ang lahat pero inuusig pa din ako ng aking konsensya. Kaya nung nakita ko kayo, hindi na ako nag-atubiling lapitan kayo. Natalia, kailangan mo itong malaman. Ayoko namang galing mula sa akin. Gusto ko ikaw mismo makasaksi ng katotohanan. Sa wakas matatahimik ng konsensya ko at sana magtagumpay kayo. Litanya ni Crystal at ibinigay kay Natalia ang lumang cellphone na pagmamay-ari ng ama ni Natalia. Matapos na ibigay ang bagay na yon ay umalis na si Crystal kaya agad na lumapit si Nathaniel. Kapwa na patingin sa isa't isang dalawa at naguguluhan na tiningnan ang nilalaman ng cellphone. Ano kayang meron sa cellphone na yon? Ano kayang madidiskubre nila Natalia at Nathaniel? Andirito na kayang ebidensya na kinakailangan nila laban kay Dominic? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Genio, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Maraming salamat!